Yan yung gagawin natin ngayon. Isang bagong design ng mga bromeliad sa driftwood. Yan, bigay sa akin ni Mami. Tasing. And eto siguro, ikakat ko yung iba. Pero tingnan ko muna ha, kung gusto kong ma-preserve ng ganito. Okay, pero kasi medyo baka-bakante eh. And bala ko na ayusin siya. Pero kuhanin ko muna yung mga bromeliads ko dito. Kasi tingnan mo. Hello everyone! This is Sir Misunawa, Mini Dino Park and Eco Garden. And welcome back sa ating YouTube channel! Ayan mga ka-MDB! Nagbabalik tayo ngayon. Dahil sa araw na ito, gagawa tayo ng bagong project. O diba? And nakakatuwa lang kasi yung mga ideas ng mga nakakaraang sugod garden natin, eh talaga na mga gagamitin ko ngayon. Pero this time dito sa ating garden. Kung naalala nyo, yung mga ideas nung bromeliads, nung nagpunta tayo sa grapes farm, kaya Sir Marjon Tolentino, tapos naman, nung nakaraan, nagpunta tayo ng Batangas, kila RJ, nakita natin yung mga bromeliads din, di ba? Na magaganda. At kung napapansin nyo, meron tayo ditong driftwoods. Yan yung gagawin natin ngayon. Isang bagong design ng mga bromeliads sa driftwoods. Actually, hindi ko magagamit yung lahat dahil may paggagamitan pa tayong bagong project din. Doon naman sa gawing papasok dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Kaya lang, gagamit tayo ng isa siguro nito para doon sa ating mga bromeliads. So excited na akong gawin yan. Kaya naman, kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po! MDP! At ngayon nga nakikita nyo, nandito ako sa may Tree of Hope natin. Yung tinawag kong Tree of Hope before. Tingnan nyo yung bulaklak ng ano, oh. Ang ganda, oh. Ito yung nakuha natin sa Benguet. Bigay sa atin nung isang bata doon na talagang nung dumalaw tayo, pinabaunan tayo ng mga sanggumay ata ito, eh. Yung ganito. And blooming na po sila ngayon, oh. Ang ganda. So, natutuwa ako kasi dito ko ipupwesto yan, oh. Yung ating bagong project. And ang gagawin natin is lalagay ko dito yung mga driftwood. Pero pakita ko muna siguro sa inyo yung ating mga driftwood. Tapos yung mga gagamitin nating mga plants. Yung bromeliads na nandito, yung mga bigay sa akin ni Nanay Tasing. Kaya shout out kay Nanay Tasing, yung mother ni RJ. Gusto ko sanang bilhin yung mga bromeliads kaso binigay lang niya sa akin. So yun yung gagamitin natin, pakita ko sa inyo. Tapos yung mga bromeliads ko dun sa wall natin, kukunin ko na kasi nung tinakpan po natin yun nung pinakasilong, parang protection, nakadama yon sa hindi masinaga ng araw, kaya pumutla yung kulay niya. And bala kong kuhanin yung mga bromeliads dun sa ating wall at lagay dito para maibalik natin yung kulay. So samahan nyo na ako at tingnan natin na malapitan yung mga gagamiting materyales. So eto na nga. Actually, eto pinagbibili ko parang 400 isa. Ganito kalaki. Doon sa may iba, kung naalala nyo, nung nag-vlog tayo, meron tayong nadaan ng mga driftwood doon. Doon sa may papuntang Longos. Ayun, pinabalik ko doon yung ating tauhan. Pinabili ko 400 yung isang ganito, oh. Yan, isang ganyan. Ito, ilalagay ko dun sa project natin dun. Pero itong isang malaki, yan, ito yung gagamitin natin ngayon. Tapos lalagyan ko ng bato, ayan o. Oh, yung batong nakuha natin dun sa labas. So, ito yung papatungan natin. Nung driftwood na to, nung medyo malaki. Tapos ang ilalagay kong halaman, ito na yung mga nakuha ko kaila RJ eh. Yan, bigay sa akin ni Mami. Tasing. And ito siguro, ikakat ko yung iba. Pero tingnan ko muna ha, kung gusto kong ma-preserve ng ganito. Pero kasi, gusto kong ikalat-kalat eh. Pero ayan, sabi ni RJ, pakapitin ko to sa bato, pwede. Pero ngayon, sa driftwood ko balak ilagay at pakapitin. Tapos eto rin, iba rin klase itong bromeliads na to. Oh, ang ganda ng kulay. So ang mga bromeliads, talaga magaganda yung kulay niyan kapag halimbawa nga
talaga naaarawan sila. Gusto nila sa araw kasi yun yung nagpapatingkad ng kulay nila. Eto dalawa, biyakin ko siguro. Yan. So, yan yung ilalagay ko doon. Pero medyo kulang pa yan. Eh, may bromeliads naman ako dito. So, ang gagawin ko is kuhanin ko na lang sila doon sa wall. At bala ko rin kasing ayusin yung wall natin kasi parang yung ibang halaman doon nawala yung kulay kasi nga natakpan yung araw. Tapos eto pa, eto yung binigay niya sa akin isa eh, yung lumalaki na maganda. So eto bala kong i-transfer sa ibang paso. Oo, kasi nasa seedling bags lang siya. So ayan muna, puntahan natin yung gagamitin nating halaman doon naman sa may wall. Kung ano yung makukuha ko doon, ha? So eto yung ating living wall na garden. Medyo baka-bakante eh. And bala ko na ayusin siya. Pero kuhanin ko muna yung mga bromeliads ko dito. Kasi tingnan nyo, napansin ko na wala yung kulay niya. Dahil nga nung tinakpan natin to, nawala yung init. And puntahan siguro natin para makita natin yung mga bromeliads. So, hakbang na lang tayo dito sa may Caladium Walk. Ayan, para makita natin yung mga kukuha. Eto bromeliads din to eh, pero ayokong kuhanin to dito. Tsaka medyo matinik eh. Medyo matinik to, ayoko. Ang mga bromeliads yan, medyo matinik talaga. Pero yung isa na yung grabe yung pagkatinik. Eto matinik din to eh. So, eto kuhanin natin itong bromeliads dito. Ayan, yung isang maliit. Ayan, tapos, eto yung sinasabi ko sa inyo ha, na nawala yung kulay. And pababalikin natin yung kulay nito. Yun ang ilalagay natin doon. Tapos ito, lahat ng bromeliads dito. Ang ganda pa naman ito, ang pula-pula nung nakakaraan. Tapos bigla nang naging ganito. Dahan-dahan po kayo sa bromeliads kasi ang mga bromeliads po, yung mga gilid niyan medyo nakakasugat. And ilang beses na ako na biktima niyan. Talagang kuhanin natin. Ayan, ako, medyo kakapit siya dito. So ayan, tanggalin natin. Ang kagandahan dito dun sa wall natin, kung halimbawa ang gusto nyong baguhin yung mga halaman, pwede nyong kunin kasi pinapatong lang naman yan. Oh, asan pa yung bromeliads dito to? Yan. I hope mapabalik natin yung kulay nito, no? So, eto. Ayan na siya. And, eto may bromeliads pa rin ako dito. Iba naman to. Tingnan natin kung makukuha ko yung lahat ng klase ng bromeliads dito. Pero itong malaki na to, siguro kuhanin ko na lang din, ano? Tapos tsaka ko na lang ayusin. So for the meantime, tsaka na lang natin ayusin naman tong part na to. Pero kukuhanin natin mga bromeliads dito. Ayun pa, oh, may bromeliads pa ako dito. And lagay muna natin dito. Yan, ito oh. Sana to. Maganda rin bulaklak nito. Ang gaganda ng bulaklak ng mga bromeliads. So sige, tanggalin ko muna to at hakutin natin dun sa ating area tapos magsimula na tayo. So ayan mga ka-MVP, sisimula na natin yung paggawa dito and nakaready na yung mga gagamitin ko. Ngayon, tutukan nyo lang po kung paano natin gawin itong ating bromeliad sanctuary, no? Parang magandang pangalan, Bromeliad Sanctuary. Pero kung may naisip pa kayong pwedeng ipangalan dito sa ating mga koleksyon, suggest nyo lang, i-comment nyo lang po. Ah. Kaya mag-start na tayo, game!
dinabutan tayo ng ulan. Pero ngayon, medyo tumigil na. Ayan, kaya basang-basa ako. Kita nyo naman, no? Pero syempre, di tayo Syempre, ano ba yan? Nabubulol na ako, ha? Ayan, syempre, hindi tayo magpapapigil sa ulan, sa ating kagustuhan na matapos yung ating project, yung ating mga bromeliads na sanctuary natin dyan. So, ayan, natapos ko na. And nandiyan dyan sa likod ko. So, nakikita nyo na ba? Ayan. Pero papakita ko na yan sa inyo na malapitan. Kaya naman na natapos na natin at yung finished product natin, itong finished project na tinatawag, ay makikita nyo na na malapitan. Kaya naman, panuuring nyo na po, ah. So, eto na. Simple lang po ito. Napakasimple kasi konti lang naman yung varieties natin. Pero gusto ko lang na, yan, magandang tingnan siya at sama-sama yung ating mga bromeliads. Actually, may bromeliads pa ako doon na iba, pero hindi ko na nilagay kasi magiging crowded na to. And gusto ko lang maging simple to kasi dito sa kabilang side, mayroon pa po tayong ilalagay na susunod na project natin. Kaya naman, gusto ko lang siyang maging simpleng-simple lang pero rock. Kumbaga, and pwedeng-pwede dyan mag-picture, ano. Pupunta ka lang doon. Kaso kung mataba, hindi siya pwede dito. Medyo ano lang, yung mga papapayat lang. Anyways, pwede naman dito ka lang sa ano. Oh, maganda pala, dapat na-abante ko ng konti, ano. Pero anyways, mahirap na mag-ulit. Pero ayan. Ayan, tingnan nyo po. Yun yung ating mga bromeliads. And sa pagkakaulan, kanina, nadiligan na rin sila. Kasi yung iba ko, ang daming alikabok, lalo itong isa na to. Yung may pink na tips. Yan. Eh naulan. Ito nga odiform. Pero babalik yan sa dati kapag halimbawa nga talaga nga kasi ito dalawa to eh pinagbiyak ko. Yan, dalawa na yan. So ito yan yung nakatabing eh. Siguro sinusundan niya yung araw before. Tapos nung tinanggal natin, medyo dito nakalingon. Pero pasusunurin natin yan. Gaganyan lang natin, oh. Yan, kung saan sumingon mamaya, iaayusin natin yan. Pero anyways, yung iba ito nagputol na rin ako nito. Itong variety na to. Yan. Tapos yan, kinapit ko dito sa dripwood. Tsaka etong isa. Eto naman yung dati ko pa eh. Maganda rin bulaklak nitong isa nitong bromeliads. Eto yung lumalaki. Ano pangalan nito? Parang Empress. Ano? Nakalimutan ko yung pangalan. O basta. Pag naalala ko na lang. Anyways, ayan yung bigay sa akin. Lumalaki po ito. Kaya nilipat ko dyan sa malaking paso. Yan. And ayan yung ating kumupas. Oh, kakaiba'y kulay, no? Parang ma-pink-pink. Nagkaroon ng parang design. Pero red po yan before. And sana bumalik yung kulay, no? Ngayong nandito na siya sa medyo mainit na parte ng ating garden. And ayan lang naman siya. Tapos ito yung ganda ng kulay, oh. Yan yung pinagdalawa natin. Yan. Tapos ito, yan. Bala ko sanang putulan, pero sayang, ano, lush na. Sa susunod na lang siguro pag nagparami. For the meantime, ganyan muna sila. Yan. Tapos ito yung ating malaki. Naku, mag-ingat po kayo kasi sa totoo lang, ako, ayan yung tingnan nyo, oh. Dami kong rashes. Kasi po yung mga gilid ng bromeliads, medyo matinik po yan, oh. Yan, kapag halimbawa pong hindi kayo nagsuod ng gloves or kaya ng long sleeve, eh, magkakarashes po kayo na katulad nyo sa akin. Kaya lang sa akin, ano na to, eh. Parang, maning-maning na sa akin to. Sa dami ng mga tusok ng cactus. Oh, anyways, okay na yan. Basta kayo lang po, mag-ingat kayo, ha. Magsuot kayo ng long sleeve. Kapag halimbawang tatanim kayo ng bromeliads o mag-aayos. Kasi may, yung mga ano po niyan, gilid, medyo matinik. Lalo na yung ibang variety na sobrang yan, katulad nito. Pero yung iba naman, meron din, pero mild-mild lang. Hindi siya ganun ka, ano. Nag-iisip pa ako, pag may nakita pa tayong maganda, yung mahaba ako eh, na parang ganito, hindi ko na nilipat. Nandun, mas gusto ko siya dun sa wall. Kaya lang sana sumikat yung araw dun, oh, at mapaganda natin. Pero ito, ganyan lang muna siya, oh. Yan. Tapos magpipicture-picture ako dyan mamaya. Para maganda. Kasi pwedeng picturean to, eh. So, ayan lang. And I hope natuwa kayo dun sa ating simple project arrangement po ng mga bromeliads. So, kung halimbawa may dripwood kayo, pwede nyong gayahin yan. O, pwedeng ganyan. Tapos isang part ng garden nyo. Yan, nakaganyan. So ayan mga ka-MTP, napanood nyo na yung ating vlog about dito sa ating bagong project at bagong plant arrangement gamit ang mga bromeliads dito sa dripwood. Kung nagustuhan nyo at bet na bet yung gayahin, ganun lang po yung gawin nyo. Maganda siya. Medyo nakakaaliwalas tingnan.
O, diba? O, so, ayan mga NDP, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa YouTube channel ko, ha? Kapag bet na bet nyo po yung ganito, yung plant arrangement, syempre, yung about gardening, mga plant care tips, yung ating sugod garden, ayan ako, mag-subscribe na po kayo dyan, ha? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati rin po sa iba't iba nating social media accounts, sa TikTok, sa Instagram, tsaka po sa Facebook pages, eh search nyo lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po. I-follow nyo po ako dyan, ha? Salamat na marami mga ka-MDP! And again, this is Hermie Sunaho, ang inyong super halaman. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting! Bye-bye!